Hello, what's up mga kamaster? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome back naman po sa aking YouTube channel. Welcome back din po sa pribagong episode. For today's video po mga kamaster, susubukan kong gumawa ng isang simpleng trigger para sa gagawin kong mini quick reload. So bali ito mga kamaster ang gagawin ko. Ito. 6mm na ano, flat bar. Siyempre mga kamaster, bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa po nakasubscribe, pakisubscribe nyo naman po aking YouTube channel at pakilike nyo na rin po mga kamaster, pakishare lalo kung nagustuhan nyo po yung video. So hindi natin patatagalin pa, umpisa na po natin mga kamaster, let's go. Bali, magdodrawing po muna tayo ng trigger. So yan mga kamaster, ito po yung ating trigger, natapos na tayo sa pagdrawing. So tingin ko mga kamaster, medyo matakaw sa cut ito, matakaw sa flat bar kasi marami tayong ikakat. Ikakat natin to. Yan. So bali ito ay gigayatin pa natin to dito. Yan, paganyan. Tapos yan, papunta dito. Yan. Medyo maraming matatanggal mga kamaster. Yan. So parang ito na yata ang pinakamatakaw na sakat na gagawin kong trigger. Siyempre mga kamaster, bago lang siya ituloy ikat, butasan na muna natin ito ng 1/8. Ayan. Itong isang spring yung mas maliit. Kahit ipahuli na lang ito mga kamaster, ito muna natin unahin butasan. Bago natin siya, ayan, ikat natin yan. So yan, butas na. Sundan natin siya ng 316. So bali, butasan na lang natin mga kamaster to. Isabay na lang natin to para minsan butasan na lang. Para pagbutas natin 3x16, magkakat na lang tayo. So sabay na natin itong butasan na para minsan na lang mga kamaster. Ayan po. Yan, butas na mga kamaster yung lalagyan natin ng spring. At ito ay sundan na natin ng 316. Yung kasi ang sukat ng igagawin kong pinlock dito sa pinaka main ng lock ng trigger. Yan, butas na. Maaari na po natin siyang ikat mga kamaster. Bali, nakat na po natin. Ipupurman trigger na po natin siya mga kamaster. Tatanggalin na natin tong yan, sa likuran at saka itong sa harapan na yan. Talsik to. Yan. Para magmukha na siyang ganon sa drawing mga kamaster. So yan mga kamaster, bali nakat na natin ito sa likod. Dito naman po tayo sa harap, bago doon sa ibabaw na yan. Yan mga kamaster, dito naman po tayo sa itaas. Dito. Kaya mga kamaster, medyo purma na siya. So bali, pakikinisin na natin itong mga kanto. Tanggalin natin yung matatalas, mga kantuhan niya. Yan. Subukan natin itong mga kamaster. Yan.
ganyan siya. Saka na tayo mag-adjust kapag mayroon na tayo, nakagawa na tayo ng kanyang kaha, mga master. So bago yon, pakinisin muna natin to para matapos na tayo. Bali sa paglilinis nito, mga kamaster, yung paglilinis natin sa mga kantuhan ay matatalas, gagamit tayo ng lumang flap disc. Eto, para medyo kuminis, mga master. So yun, mga kamaster, bali nalinis na natin tong trigger. At bali ito pala yung kanyang sample na ginawa natin na shafting nya. So bali ganyan yan siya, mga kamaster. Ganyan siya. Yan, ganyan. Bali meron tayo ditong kahoy. Bali ito ay binutasan na natin ng 3x16. Subukan natin dito, mga kamaster. I-sample lang ito muna. Yan, ito yung ating pang sample pinlock na ano. Yan, ganyan. So bali ganyan siya, mga kamaster. Ganyan yung purma niya. Ganyan. Maglalagay pa tayo dito ng takip sa babaw, yung kanyang stopper sa babaw. Yan, ganyan siya, mga kamaster. Yan. Kinalabit mo to, kinalabit mo yung gatilyo. Oh, titigil ganyan siya. Bali maglalagay tayo dito ng spring, mga kamaster. Yan. So bali ito yung spring natin, ito yung ating sample na spring. Yan. Ito palang spring, mga kamaster, ay magsisilbing ano niya, pinaka bungee niya, yung kumbaga pinaka shock niya para magbalik-balik siya, para yung trigger natin mag balik, bumabalik pag kinalabit. Yan. Yan ang purpose ng spring. Sample pa lang ito, mga kamaster, hindi pa talaga ito yung kanyang trigger. So bali ang gagawin natin spring ay mas malaki, number 9 na ano, na stainless. Lagyan natin dito yung trigger. Ayan. Tapos dito banda, mga kamaster, ay maglalagay rin tayo ng stopper sa banda rito. Ayan, diyan. Ayan. So bali ganyan siya, mga kamaster. So bali gito, mga kamaster, ang gagawin natin, mga kamaster. Ayan. Ilagay lang natin ng ganyan. Yan. So yan yung ating distansya na nilagay. Yan. Maglalagay tayo dito ng dito. Kasi yung magiging stopper nito, mga kamaster, yung mismong butas na rin ng kahoy na dito, hanggaran yan. Kumbaga itong dibdib nya dun babangga, para hindi siya mag-guman yan dahil sa spring. Yan. Puro ang ilalagay natin dito, mga kamaster, ay pako lang muna na pansamantala. Kapag binuunan natin yung body nito at pag setup nito, dun yun na makikita yung ating tamang proseso, kamaster. So bali gato lang muna natin gagawing sample para lang makita nyo yung ating idea kung anong magiging resulta. Yan. Bali barinahin natin dito, mga kamaster, ng 1/8. Siyempre isama na rin natin yung spring. So ito yung ating unang pin. Dito yan. Bali magsisilip yung banggaan ng ating dibdib ng ating trigger. Yan, ganyan sya. Ito yung sa sample natin na pang stopper ng spring. Bali maglalagay tayo dito ng stopper sa babaw na pang temporary stopper. Parang ganito, mga kamaster, oh. Yan, pinakatakip. Kasi pag setup natin yan dito sa ibabaw ng kahoy ng kanyang body, magkakaroon din siya ng takip. Yun ang silbing stopper para yung ating shop hindi umangat, kasi natatakpan siya ng ganyan. Ayan, dito lang muna tayo sa gilid mag bibigyan ng sample. Yan. So bali malambot din siya, mga kamaster. Yan, oh. Yan. Lagyan natin siya ng sample na stopper dito sa babaw. Ayan, ganyan.
Wait. Ating gagawing pinaka sample stoppers na sa babaw. Butasan natin dito ng magkabilaan para malagyan natin ang lock screw. Siyempre 1/8 pa rin natin pang butas. So yan mga kamaster, bali butasan lang natin dito sa babaw. Okay, ilagay natin to. Yan. Okay. Bali i-slide natin ng kunti itong dulo. Ito natin. Yun. Ito mga kamaster, oh. Yan. Bali maglalagay tayo dito ng pako, pinaka stopper din para di bubaba. Kasi dito tayo sa labas naggawa ng sample, wala tayong wala pa dito sa loob dahil ito ang ipapakita mga kamaster ay sample pa lang ito. So kapag ging assemble natin ito mga kamaster ay dito na tayo maglalagay ng kanal. Siya, kahit wala na tayong ilalagay na stopper sa kanal na lang siya mag-i-steady pag kinalabit natin. So dahil sample lang ito, yan, dito tayo maglalagay ng pako. Pako na lang siguro mga kamaster. Yan, tapos ito yung pako, bali putulan na natin ng bagya. Yan, 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 ganyan siya mga kamaster. Yan. Yan. Master, pwede siyang gawing quick reload. Yan o. Yan o. Yan. So yun mga kamaster. So hanggang dito na lang po muna ating tutorial. Sana ay nag-enjoy po kayo sa panonood at sana ay may natutunan po kayo sa aking tutorial sa araw na to. So abangan nyo mga kamaster ang sunod natin episode at gagawin natin siya, assemble natin siya. So titingnan natin kung anong kalalabasan ng ating gagawing mini quick reload mga kamaster. Gamit yung ating ginawa na bagong version na trigger mechanism. Ayan. So sana may natutunan kayo mga kamaster sa tutorial na ito. Hindi man tayo ganoon kagaling, kunti man yung ating mga power tools, pero kunin na natin sa tiyagaan mga kamaster at magagawa natin yung gusto natin gawin. Salamat po sa inyong panonood mga kamaster at sa inyong walang sawang suporta sa mga ina-upload kong video. See you next episode. Ingat po kayo palagi. Salamat po ng marami. God bless.